sa nagipo ako. Ngayon kami nag-ipon upang sa'yo'y makipag-ipad at ihayag sa'yo ang aming wagas na pag-ibig. Bilang tugon sa pagtanggap ng iyong pag-ibig sa'yong pag-usa, kami pumanaw sa pagkabuhay kasama ka. Isang magandang-magandang araw po sa inyo lahat. Ang malaking pagkakaiba daw po ng atin pong bagong tipa ng kwento ni Jesus ay ito'y kwento ng pagpapala. In fact, sa lumang tipan, ang pinakamahalagang bahagi ng lumang tipan ay ang Ten Commandments. At ang ginawa ng Diyos sa lumang tipan ay puro bawal. Thou shall not. Thou shall not. Pero ang katumbas daw po ng bagong tipan sa lumang tipan na yan ay yung tinatawag natin na Sermon on the Mount, Beatitudes. And ang sabi sa Sermon on the Mount, blessed. Blessed. Sa ibang Bibles, ang translation nga ho ay happy. Happy. Happy are the poor in spirit. Oh, lahat po ng ito ay para sa atin nagpapakita na dapat bahagi ng buhay Kristiyano kahit na sa panahon ng Kwaresma ay ang katuwaan. Kaya ako kanina habang nag-iisip ako kung paano natin sisimulan ang ating pagninilay ngayon, sabi ko siguro wala namang problema kung batiin ko kayong lahat ng isang mapagpala at masayang hapon. At pwede din pa batiin natin ang bawat isa ng ganung pagbati, no? Isang mapagpala at masayang hapon, no? In fact, alam niyo po ang tawag ho sa Friday, Good Friday. Tinatanong ko yan noon eh. What is good about Jesus dying on the cross? Pero sabi, yun daw ay good sapagkat ang pinagdiriwang natin ay hindi ang kamatayan ni Kristo, ang pinagdiriwang po natin ay ang kanyang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Well, ang panahon ng Kwaresma, ayon po sa palatuntunan ng simbahan, at ito'y makikita natin sa opening remarks o yung tinatawag na general instruction nitong aklat ng pagmimisa, ang Kwaresma daw po ay isang panahon ng paghahanda. Inihahanda natin ang ating sarili ayon sa paragraph 27 ng Universal Norm on the Liturgical Year. Yun po ang title ng dokumento sa harap ng aklat ng pagmimisa. We are preparing ourselves for two things. Unang-una, ipagdiwang ang misteryo Paskwal. At yan nga po ang ating ginagawa ngayong hapon. Pagninilayan natin ang pinakamahalagang bahagi ng misteryo Paskwal, ang krus ni Kristo. Pero mayroon pa hong isang natatanging paghahanda at pagdiriwang na nasa likod ng Kwaresma. According to paragraph 27 of the same document, Lent is not just preparing to celebrate the Paschal mystery, it is preparing to recall our own baptism. Kaya nga po, sa hapong ito, ng ating pagninilay sa krus ni Kristo, nais nating gawin ang pagninilay na yan sa pamagitan po ng pagninilay natin sa krus at ang koneksyon ng krus sa
communion. At ito'y sapagkat tayo pong lahat sa Pilipinas sa taong ito ay inaanyayahan na magnilay on making a communion, a community of communion. Siguro, napaaganda pong pag-usapan kung paano nagsisimula itong ganitong tema. As we prepare to renew our baptism and we journey with the church in the Philippines, and the church in the Philippines today is a church that is journeying with the theme of communion, saan ba nagsimula at saan natin dapat ugatin ang ganitong tema? Ang lahat pong bagay nito ay nagsisimula sa kwento ng pananampalataya ng Pilipinas. March 15, 1521. At ito po, siyempre, ang pagdiriwang po natin ng pagsalta ng Christianity sa atin dito sa Pilipinas. And ito po'y napakahalaga sapagkat dito nagsimula ang ating pong encuentro sa krus ni Kristo at ang ating pong encuentro rin naman sa pananampalatayang Kristiyano. And this coming 2021, we are celebrating 500 years of Christianity. Dahil po dyan, ang sabi po ng mga obispo ng Pilipinas, kailangan 9 na taon na nobenaryo. Nagsimula noong 2013, 9 na taon na nobenaryo patungo ng 2021. Sa taong ito, ang atin pong tema is about communion. Saan nang gagaling ang temang ito ng communion? Well, alam niyo po, kailangan tignan natin ang kwento ng kasaysayan. Everything begins with our experience of the Second Vatican Council. Nung nakarang taon, tayo po'y nagkaroon ng extraordinary Jubilee Year of Mercy because we were celebrating 50 years of the closure of the Second Vatican Council. Yung Vatican Council po na yan para sa atin is a moment of the Spirit. It's a new Pentecost. At alam nyo po, mula sa council na yan, 16 na dokumento tungkol sa pagbabago ng simbahan ang inilabas. These documents, beautiful as they are, need to be applied sa buhay po ng simbahan, sa pinakamaliit na unit ng simbahan. At dahil po dyan, noong taong 1991 ay ginawa sa Pilipinas ang tinatawag po natin na Second Plenary Council of the Philippines. Ito pong Second Plenary Council of the Philippines, ito ang pagpupulong ng mga leader natin sa Pilipinas. Sa loob ng simbahan, paano ba nila ia-apply ang mga napaagandang mga naging pagninilay ng Second Vatican Council? At dito nga ho sa plenary council na ito, ang naging vision natin para sa simbahan is a church that is a community of disciples where everyone is not only in communion but in participation with mission. Kung mapapansin po ninyo, yung mga words na yan, actually ang words ng programa natin sa Pilipinas for this year. Kaya ho, alam nyo itong tema natin about the cross, community, communion. Sabi ko nga, ito ho ay back subject. Binabalikan natin ang vision ng 1991 bago tayo tumingin sa 2021. How far have we really lived out our own vision as a church? Well, come to think of it, yung communion naman po hindi lang dokumento na simbahan. Ito'y parte ng buhay ni Jesus.
mula sa kanyang sariling pinagmulan ang kwento ng Diyos, Jesus actually came from the Trinity, which is the story of a community of communion. Jesus lived in that communion. At sa kanya pong pagbaba sa atin, dito sa lupa, when the Lord became Word incarnate, yung communion na yan with the Trinity continued to be expressed sa dalawang mahalagang bahagi ng buhay ng ating Panginoong Jesus. Una, sa kanyang bautismo sa Ilog Jordan, kung saan nag-prepare si Jesus sa kanya pong 3 taon na ministry. At pangalawa, sa kanyang transfiguration. Ito ang kwento palaging binabalikan po natin ng second Sunday of Lent, the transfiguration of Jesus. All of these 2 points in the life of the Lord are the stories of the Trinity. The Father manifesting Himself in a voice. The Holy Spirit descending. Lahat pong ito nagpapakita sa atin na ang communion ay bahagi ng buhay ng Diyos. At ang buhay na yan ng Diyos, ni-reveal din ni Jesus sa kanyang pagkatao. Have you ever wondered why, when Jesus became human, He had to live in a family? The family of Mary, the family of Joseph. Gustong-gusto ko yung mga ancient, yung mga traditional pictures ng pananampalataya natin kung saan you see the picture of the Father, the Son, and the Spirit, but at the same time, the community of Jesus, Mary, and Joseph. Ang buong buhay po ni Kristo is a life of communion. Communion even in the family of Nazareth. Communion in the joys of a family, but communion also in the pains of a family. Sabi nila, kaya daw si San Jose ay patron saint ng mga namamatay, the patron of a good death, a happy death. It's because he was assisted by Jesus and Mary in his death. Pero alam niyo po, si Pope Francis, sa kanya pong Amoris Laetitia, yun po yung letter ni Pope Francis na kanyang inilabas pagkatapos ng huling Synod of Bishops. Sabi niya, Jesus' own ministry was always a ministry of community and communion. Nung siya'y umalis na Nazareth, nagsimula siya ng kanyang ministry. Jesus, according to Pope Francis, made a community of communion with the family of Peter. Biro ko nga sa iba, sabi ko, alam nyo, Jesus never went to a hotel. Tanong sa akin ng iba, Father, may hotel na ba nung araw? Ano sa palagay ninyo? May hotel na ba nung araw? Ha? Meron na. Kaya nga yung kwento ni Jesus ng Good Samaritan. Diba? San dinala ng Good Samaritan ang mamang kanyang inayudahan? Sa inn. Sabay-sabi sa kanila, o sige, ano man ang gastos dyan, ilistan nyo lang. Sa susunod na pagdaan ko, babayaran ko. So, the Good Samaritan could have been a merchant. At yung inn na yon ang kanyang favorite hotel kapag siya po ay umiikot. Jesus never stayed in a hotel. He decided that even in his ministry, ang kanya pong buhay would be an experience of communion and communion in a family. The family of Peter. Kaya nga sabi ko, laki ng atraso ni Jesus kay Peter. Kaya siguro kahit napasaway si Peter, ginawa ng chairman of the board. Imagine, gamit na niya yung bangka ni Peter, bahay pa ni Peter at pamilya pa ni Peter ang kanyang naging hub sa kanya pong ministry. That is when Jesus is in Galilee.
But how about when Jesus goes to the south, to Jerusalem? He never stayed in the city. He stayed in the suburbs of Jerusalem in a place called Bethany. At doon naman po, ang kanyang naging family ay ang pamilya ni Martha, Mary, and Lazarus. Ang ganda po na reflection niya ni Pope Francis. Sabi ni Pope Francis, everywhere Jesus went, it was the experience of family, community, communion. But above all, brothers and sisters, when Jesus ascended the cross, when Jesus went up to the cross, it was still communion. Ang tanong nung iba, nasan ang Ama? Nasan ang Espiritu Santo habang si Jesus ay nakabayubay sa krus? We always see the figure of Jesus in the crucifixion, brothers and sisters. Pero Jesus was always telling us about the Father. Father, forgive them. Father, into your hands I give my spirit. The cross is not only Jesus. The cross, brothers and sisters, is the continuing offering of communion. The Father, the Son, and the Spirit. But there's another side to that communion. While on the cross, there is the Father looking at Jesus. Jesus talking to the Father. The Spirit between them, the Spirit of love. From the cross, Jesus started out also the story of the church. Oo, yung atin pong communion sa simbahan started from the cross. The cross of Jesus is the vine. We are branches of that cross. At sa krus na yan ni Kristo, tayo pong lahat bilang church were represented by two figures under the cross. Mary, John. Kaya nga tawag ni Jesus kay Mary ay woman. Woman. Siya ang bagong Eva. At maliban po dyan, si John ang kanyang beloved friend. At ang sabi niya sa kanila? Sabi niya kay John, John had now to take Mary into a new home. The new home is the church. Mga kapatid, ngayong hapon, let us then reflect on this wonderful connection of the cross, our community, at ang tema po ng simbahan sa taong ito. Community of communion. The first word from the Holy Gospel according to Luke. When they came to the place called the Skull, they crucified him and the criminals there, one on his right, the other on his left. Then Jesus said, Father, forgive them. They know not what they do. They divided his garments by casting lots. The people stood by and watched. The rulers, meanwhile, sneered at him and said, He saved others. Let him save himself if he is the chosen one, the Messiah of God. The first word
Father, forgive them, for they do not know what they do. Communion and forgiveness. Who among us here have watched that movie, The Shack? Sino po ba ang nakapanood ng pelikulang yon? Taas ang kamay. Wala, iilan lang. So hindi pala kayo mahilig manood ng pelikula. It is actually an adaptation from a best-selling book by Paul Young with 3 million copies. Na pinaligtas natin yung pelikulang yon. Pwede natin balikan. Because it wrestles with the timeless and lingering question, where is God in a world so filled with unspeakable pain? Natutulog ba ang Diyos? Nasaan ka, o Diyos? Bakit ako ang pinarusahan mo? Bakit hindi yung mga masasamang tao? And just very quickly, what was the story all about in that movie, The Shack, o Ang Bahay Kubo? The main actor was a Mackenzie, and he lost his daughter in a camping trip na siya ay noong tinulungan niya ang kanyang anak, na isa pang dalawa, tatlo ang kanyang anak, na muntik nang malunod, nakalimutan niya, naiwanan niya yung kanyang anak na babae. At doon nagsimula yung trahedya, nawala yung anak na iyon. At ayon sa pulisya, ay ni-rape ng isang serial killer. At doon nga nangyari daw sa isang kubo, doon sa may isang bundok, malapit din daw doon sa kanilang camping site. Bagamat hindi nila natagpuan yung katawan ng bata, naroon naman ang kanyang kasuutan na puno ng dugo. And so, Mackenzie, the father, was wrestling with his own guilt feelings and of course his anger towards God. Why did God allow such tragedy to happen at doon pa sa kanyang anak na babae? And I quote from towards the latter part of that book. When God asked Mac Mackenzie to forgive, he said, "I don't think I can do this," Mac whispered. "I want you to. Forgiveness is first for you, the forgiver," answered Papa God. "To release you from something that will eat you alive, that will destroy your joy and your ability to love fully and openly. Do you think this man cares about the pain and torment you and your torment have gone through? If anything, he feeds on that knowledge. Don't you want to cut that off? And in doing so, knows it or not, acknowledges it or not, when you choose to forgive another, you love him well." Indeed, my dear brothers and sisters, forgiveness helps us, the victims, more than the offender. It sets us free. It doesn't mean excusing or absolving the offender. He will ultimately be answerable to God. But at the same time, you have made that decision to move on with your life. Of course, on God's end, God has loved us immeasurably. There is no question about that. Saint Augustine once said, "God has loved us as if we were the only ones to love." Indeed, if God will have to save just the two of us in this world, He will still do it. For we are precious in His eyes. We are His children. Saint John the Evangelist also said this, "God has loved us first, for God is love." So in other words, if God has loved us unconditionally without questions, then we are tasked to do likewise. The most that we can do to honor God's character. If you recall that parable of the unforgiving servant, yung isang alipin na may pagkakautang doon sa hari, ayon sa aking rough estimate, based on our current take-home pay na minimum wage, malamang siguro more or less 25 billion ang utang niyo doon sa hari. Samantalang yung pagkakautang ng kapwa alipin ay more or less mga 100,000 pesos lamang. 25 billion in comparison to that of 100,000 pesos. Pero anong ginawa nung alipin na yon? Sinunggaban, no? Kwinilyuhan.
at pinakulong. Dahil lamang sa pagkakautang ng kapiranggot na 100,000 pesos. Samantalang ang utang niya sa Panginoon ay 25 billion pesos at siya ay pinatawad, ni write off ng hari. And that tells us that there is no limit in forgiving. Kaya nung tinanong ni Pedro ang Panginoon, Lord, how many times do I have to forgive? 7 times? At ang sagot ng Panginoon, no, 70 times 7 times, which means always, infinitely. There is no limit in forgiving. And so why is it important for us to forgive? Aside from the fact that it destroys our relationships, our community. One thing that we need to realize, my dear brothers and sisters, is that we live in an imperfect world. There is no such thing as a perfect relationship. We get hurt. Lahat tayo nakakaranas ng sagutan, di pagkakasundo, pag-aaway among us in the family, in the community, among couples, between the boss and the employees in the workplace, o sa magkakaibigan, sa magkapitbahay, even among nations. Naalaala ko kapag meron, ito ay aking template na, kapag meron akong kinakasal, lagi kong binabanggit yung 5 C's of a happy married life. Isa doon yung communication. At sabi ko doon sa kinakasal ko, sabi ko, huwag kayong magalala. Isang bagay na may pangangako ko sa inyo, balang araw, mag-aaway din kayo. No? And don't panic, relax. That's normal. Because there is no such thing as a perfect relationship. But, ito yung binabanggit ko sa kanila, ito ang pinaka-catch. But, the mark of a community, the mark of a healthy relationship, and in fact, a true biblical community is not the absence of conflict and difficulties, but the presence of a reconciling spirit, the presence of a forgiving heart. You can even agree to disagree. Pupwede kayong magsagutan dyan, pupwede kayong mag-away, pupwede kayong magtampuhan. But always with the end goal, at the end of the day, just like what St. Paul said, you do not let the sun set on your problems. Learn to communicate, to dialogue, to talk things over, the proponents of a reconciling spirit. So conversely, what would the world without forgiveness be like? What would be the consequences? Apat daw ang magiging epekto kapag hindi tayo marunong magpatawad. Unang-una, if we do not learn how to forgive, we perpetuate the grief suffered within ourselves and in others. Naging katulad din daw tayo ng ating aggressor. At nakikita natin yan sa ating paligid. Kapag kami issues tayo ng ating kabataan, tayo ay sinaktan, meron tayong mga phobias, meron tayong mga unfinished business and issues when we were young, kailangan yan ay lalabas at lalabas kapag tayo ay malaki na. And most often, we become like them, like the abusers. In stressful situations, children adopt behavior that mimic that of their parents. Naging katulad tayo noong mga nang-aabuso sa atin. And only forgiveness can break that chain reaction. Pangalawa, if we not learn how to forgive, we live with constant resentment. Lagi tayong galit. Siguro nakakita na tayo ng mga taong ganyan. Ultimo yung pusang tahimik na kumakain sa tabi ng daan, sinisipa. Wala namang kasalanan. No? O di kaya halimbawa kapag kaya huwag kang mag-drive kung ganoon ang iyong sitwasyon. Dahil malimit, baka maging isa ka pa doon sa statistics ng road rage na makapatay ng tao. Dahil punong-puno ka na, gusto mo nang sumabog. Pero hindi lang yon. It is in fact, when you live in constant resentment because of unforgiveness, one of the causes of psychosomatic illnesses. Psychosomatic, silent lang, tahimik, gugulang tangin ka na lang. At ano ang mga iyon? Arthritis, cardiovascular diseases, heart attack, stroke, diabetes, and eto, cancer. Nung ako po ay naging isang volunteer chaplain ng Makati Med, noong first year ko pa lang doon,
ako ay naapektuhan kapag may binibinisyonan at naging mausisa. So every time may binibinisyonan, tanatanong ko yung doktor o di kayo nurse, ano ba ang cause of death? Nagiging chismoso, kumbaga. At laging sinasagot sa akin, Father, cancer po. Para sa kanila, natural lang ang sagot, cancer po, cancer. Pero para sa akin, parang napupuno na ako dun sa sagot nila. Kaya nung makita nila na ako ay parang nasa shock sa kanilang sagot, nilapitan ako ng isang doktor na may pagkapilyo din. Sabi, Father, alam mo, sa panahon natin ngayon, kapag hindi ka namatay ng cancer, hindi ka in. No? Eh, sabi ko sa kanya, ikaw na lang, Doc, ang maging in. Huwag mo na akong isama dyan. No? So, it can be a cause of this kind of sickness. If we do not learn how to forgive, we remain fixated on the past. Di po ba? Kapag hindi tayo marunong magpatawad, kahit pa man, yun ay pumanaw na o di sa isang sitwasyon sa ating buhay, we will have trouble living in the now. We are not going to grow. We cannot have a new project in life. We will be paralyzed. We will just increase the old pain. Our future is black and there is no new relationship. We are unable to renew our life, to establish new relationships. Kaya nga may kasabihan, to forgive is to set a prisoner free, and that prisoner is you. Lagi nating narinig yan, eh Father, kapag ako nagpapatawad, tingnan mo, niwala man lamang pagsisisi sa kanyang mukha. Di ba, ako ang talo dyan? Nakakainis at mas lalong nakakainis kapag halimbawa gusto mo na siyang patawarin, mukhang wala namang pagsisisi sa kanyang ginawa. It's not about him. It's about you, the forgiver. That you've made the decision to move on with your life to set you free. And finally, if you do not learn how to forgive, you seek revenge. Gusto mong maghiganti. Kaya meron pang nagsabi, if you want to be happy for a moment, then seek revenge. Maghingati ka kung gusto mong makaisa. But if you want to be happy forever, grant forgiveness. Forgiveness alone can break the infernal cycle of vengeance, violence, and create new modes of human relationships. That's the only way to break that cycle of violence, to forgive. Remember, my dear brothers and sisters, that we were created for community. And forgiveness is the indispensable ingredient of community and healthy relationships. Kaya nga tayo nagtutulungan bilang magkamag-anak, magkapatid, magkapamilya, dahil yun ang sitwasyon kung paano tayo mamuhay bilang isang alagad ng Diyos, bilang isang pamilya, mga anak ng Diyos. You are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people and members of God's household. We are all brothers and sisters. We are not strangers to one another. And so, at this point of our reflection, maybe it is good that we need to reestablish this, my dear brothers and sisters, before we go to the other points for reflection. And that was the gospel the other day. When you go offer to the Lord, and you, suddenly you recall that there is something that you need to settle with your brother or sister, then leave your offering on the altar. Go first, settle your issues. And that is, I think, one thing that we need to do. At this point of our life, let us remember family members or friends or neighbors who would need our own forgiveness. Our parents, maybe our father, our absent father or parents, our brother or sister, our friends who hurt us unfairly, those who we work with in the workplace, who could be always a pain in the neck. Maybe this is the time to find and to receive the grace of forgiveness and move on with our life. To end, I would like to pick up some prayers from this book published by St. Paul's. And I think this is most appropriate for us for this reflection, entitled 36 Prayers to Ask for Forgiveness by Father Hector Munoz, OP,
published by St. Paul's. We close our eyes as we pray. Prayer that others reconcile with me if it is hard for me to forgive. Lord Jesus, my friend, pardon of the Father for all the world. You know how hard it is for me to forgive. You know how rational I am and how many times I made such offenses. I am vindictive, and more than once than these words come up in my heart. One has to pay for this. However, you told us that we must forgive up to 70 times 7, that before the aggression, the only way to conquer violence was to offer the other cheek, that we have to bless those who curse us. I know that pride intervenes to stop the possibility to ask for forgiveness, that the rest may reconcile with me, but that day will never come, and I continue to tread the evil of two warring persons who never speak to each other, the sad reality of distant friends, of long faces and hard silence, of not bothering to speak. Do not let the sun of my day set without making peace with my neighbor. Do not let the sun of my day set without the far ones coming near me. Do not permit that vengeance overcomes your forgiveness that lives and hides in me, anxious to reach out. May my arrogance succumb to your humility, so that I come nearer to whom I offended and ask for forgiveness, so that I may come nearer to my offenders and offer them forgiveness. Amen. The second word from the Holy Gospel according to Luke. Now, one of the criminals hanging there reviled Jesus, saying, "Are you not the Messiah? Save yourself and us." The other, however, rebuking him, said in reply, "Have you no fear of God? For you are subject to the same condemnation. And indeed, we have been condemned justly, for the sentence we received corresponds to our crimes, but this man has done nothing criminal." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." He replied to him, "Amen, I say to you, today, you will be with me in paradise." Hindi nga ba ikaw si Jesus? Ikaw yung magliligtas, di ba? Iligtas mo naman kami. Isama mo naman. Yun yung sinabi nung isang thief daw, yung isang magnanakaw. Nasabi natin ang pangalan, si Hestas. Yung isa raw, si Dimas. Ang ganda ng sinabi niya, di ba? Hindi naman talaga masama eh. Hindi masama na sabihin, na, hindi masama na talagang hihingi ka ng tulong. Hindi yun masama eh. Lahat tayo ginagawa yun eh. Yung hihingi ka ng tulong kasi alam mong wala ka na magagawa eh. Yun. Ang narinig tuon kay Dismas, kay Hestas pala. Yun yung isang panaghoy ng isang taong humihingi ng tulong kasi wala nang magawa. Humihingi ng awa kasi wala nga nagbibigay ng pansin man lang. Tapos sinabi ni Dismas,
pwede ba kaunti mo ng peace, panatag muna. Tayo, nandito tayo kasi talaga namang nararapat sa atin eh. Pero ito siya, hindi. Hindi. Ibang, ang gandang isipin talaga no, na talagang meron talagang isang nagtanggol kay Jesus nung nasa krus. Ibang, kahit na nga sa kabila na naghihirap din, pwede pa rin ipagtanggol si Jesus. Na kahit nga tayo, bawat isa sa atin nahihirapan, pwede pa rin eh. Kahit may sakit tayo, kahit hindi tayo pinapansin, pwede pa rin nating ipagtanggol si Jesus. Pwede pa rin nating ipadama na, Jesus, pareho tayo ng kalagayan, pero kasama mo ako, ipagtatanggol kita. Kasi alam ko, nakikita ko sa mamukha mo kahit naghihirap, nandiyan dyan yung Diyos. Nandiyan na nagmamahal sa akin. Maraming mga experiences na ganyan. Tapos nga ang sinabi dito ni Jesus, katotohanan, ito yung katotohanan ang sinasabi ko sa iyo. Sa araw na ito, makakasama kita sa paraiso. Ang ganda ng pangako, ano? Ang ganda ng pangako. Walang sino mang pinangakauan ni Jesus ng ganyan. Siya lang. Magnanakaw pa. Ibang, hindi gagawa ng maganda, pero nakita ni Jesus nandito sa taong ito ang tunay, masasabi natin na tagasunod ng Diyos. Siguro yun yung tawag na nasa harapan ni Jesus, yung katulad din yung ngayon. Kumukutya, nang bubuli, inaapi yung mga pag hindi may nakikitang hindi maganda, ayan. Lahat tayo yun eh. Pero merong isa dito, no, katabi ni Jesus. Ang sabi niya, may nakita siya si Jesus eh. Ibang, sa akin, ang ganda-ganda ng feeling na parang may nakita siya kay Jesus na talagang kakaiba. Na kahit naghihirap, makikita mo na merong kakaiba dito eh. Nadama ni Dismas. Yung good thief kung tawagin. Kaya yung pangako ni Jesus at nakita rin ni Jesus yun sa kanya. Ang sabi niya dito, katotohanan. Ibig sabihin, hindi talaga to false. Correct ito. Hindi ito mali. Tama ito. Katotohanan. Sinasabi ko sa iyo. Sa araw na ito, makakasama kita sa paraiso. Ang ganda. Ang gandang isipin na even in this moment, yung magiging escort talaga ni Jesus papunta ng paradise, eh isang magnanakaw. Ang gandang isipin, ano? Na para talagang tayo, bawat isa sa atin tinatawag na pwede pala ako. Hindi pala dapat nakakuha ko ng maraming degree, PhD, MA, ano pa ba, mga postgraduate, para makasama ko si Jesus. Yung bang, kahit ako, ay kung anong trabaho, kahit anong trabaho ko, kahit na makasalanan ako, pwede pala, at yun nga. Maraming mga experiences na ganito, lalo na yung sa mga overseas, mga Pilipinos, ayun. Almost 23 years akong wala sa bansa, sa Australia, tsaka doon sa Italy. Pero yung mga migrants, kung paano nga nagtatrabaho sila doon para sa pamilya lagi. Pero oftentimes, ang minsan masakit, yung sinasabi lang nila sa amin, Father, bakit ganun ano? Naghihirap kami dito, tapos yung palang perang pinapadala namin, ibinibili lang ng kung ano. Bakit ganun, Father? Bakit ganon? Yun yung mga katanungan minsan na hindi namin masagot bilang mga pare. Tapos meron pang isang maganda sa mga Pilipino din sa overseas. Yung bang maraming organisasyon, religious organization, tayong number one sa Italy lalo na, may 52 groups. Rome lang yon. Every Sunday, nag-gather yan. Nag-gather yan lahat. Tapos very unique, pagka imi-meet sila ng talagang chaplain, tumutulong lang kasi kami dun sa chaplain, ang nangyayari, ang laging sinasabi ng chaplain, mga father, sabi niyang ganyan, ang ganda dito sa dito sa Italy, ano, for example, dami-daming grupo religiously, mga Pilipino, talagang number one, gustong-gusto nga. Pero sabi niya, Father, tingnan mo, pero pag nagmi-meeting, pupunta lahat ng mga officers nila, pero Father, sabi niya, ang talagang experience namin dito is,
kapag ka yung isang member ng grupong yon, hindi na elect na president o kaya secretary o treasurer, Father, magkakahinanakit na yan. Magkakahinanakit na yan. Tapos magagalit, hindi na a-attend ng meeting kasi hindi raw siya mahal ng mga kagrupo nila. Tapos alam niyo yung mangyayari afterwards? Sabi ng pare, Father, you know what is sad about all these things? Yung isang taong yon, lalabas na lang ng grupo tapos magtatayo na lang ng grupo niya. Kaya sabi niya, Brother, dito talaga, the Filipinos, talagang parang laging ipinagbubuntis. Ang daling magbuntis ng mga grupo dito, Father, religiously. They are always pregnant with groups. Sana hindi ganun eh. Yung tawag dito kanina nung magnanakaw is not to think about himself, but to think about this other person na si Jesus Christ who needs his help. Who needs his help? At yun sana yung maganda eh. When Jesus Christ said, okay, makakasama kita sa paraiso. Sinasabi ni Jesus dito is, nadama ko. Parang, yun nga, nadama ko na isinasabuhay mo talaga kung ano yung maging Kristiyano, yung tagasunod ng Diyos. Yun ang parang sinasabi ni Jesus eh. And for that, sinabi niya pa, makakasama kita dito sa paraiso. Ang ganda ng isipin din yung word na kita. Yan, yung kita. Sa ating mga Pilipino, three meanings, yung kita. K-I-T-A. Una, kita. Nakita. Ito. Nakita yan nung magnanakaw, di ba? Nakita niya si Jesus. Ito. Pareho niya. Inaape, pinako sa krus. Pareho niya. Nakita. Something lang talaga. Nakita that you share in the suffering of others. He is a person who share in the sufferings of others. Anong second meaning? Second meaning is yung kita, K-I-T-A ulit. Kita. Ano ibig sabihin ng kita? Earning. Di ba earning? Yung sweldo mo, yung binibigay sa inyo, premium nyo, kita. Na for me, very, very strong again kasi in reality, it is a challenge for us. Yung bang ating knowledge of Jesus, kumikita. Kumikita which means, does it help us become more a person? Tinutulungan ba niya tayo nung pagkilala natin kay Jesus? Tinutulungan ba tayo nito na maging mas mabait o kaya maging mas maalalahanin sa iba? Paunahin muna yung iba sa pagsakay ng jeep. Pumara sa tama. Bumaba sa tama. Hindi magalit sa jeep. Sasabihin mo, ay, kanina pa ako pumapara. Bakit hindi mo ako pinara? Tapos sasabihin ng jeep, eh kasi po ma'am, itatabi ko po sana muna. Ay, hindi! Doon ako pumara, eh, dapat doon. Kalimitan, mga Pilipino, hindi makapag-intay. Pero I would say, hindi yan yung reward ng pagiging Kristiyano na ipinapakita natin kay Jesus. Very simple yon, pero it reflects on our own attitudes. Tapos, yung next, yung kita. Tapos, meron namang isa ulit. Sige, meron ng nakita. Yung kita, kita, kita. Tapos yung isa, eh yung kita. Ano ibig sabihin ng kita? Hindi ako, hindi ikaw, tayo. Yung bang kita. Yung bang in our belief, in religious life, in our belief, din sa ating mga buhay Kristiyano sa pamilya, yung bang we are together. We are together. Yung pag may nakikita sana tayo na hindi na maganda, na inaasal ng isa, kunyari family members, edi sana naman ikinokorek na natin. Katulad ng ginawa ng good thief. Ikinorek na niya eh. Ikinorek na niya. Sabi niya, hoy, itong napako ditong kasama natin, ano rin ito, mabait ito. So that, for me, is a realization talaga. Yan yung mga paradise experiences. Yan, masasabi natin. Being with Jesus is a paradise experience. Kasama natin si Jesus eh. Kasama natin. And it is something that is, for us, very, very strong. Yung paraiso na sinasabi ni Jesus is being able to feel ang ganda ng pakiramdam pag kami natulungan ka. Ang ganda ng pakiramdam pag kami natutulungan ka. It is something na bawat isa sa atin are asked to do. Itong mga last days na to, nandun kasi yung tatay ko doon sa seminaryo noon. Ito, before siya pumunta ng Japan, doon kasi nakatira.
Pero kakatawa yung tatay ko eh, 84 years old na siya. Tapos kasi medyo inaalalayan namin, nabagsak kasi, so hindi makalakad ng maganda. Tapos lagi nga, inaalalayan. Tapos yun, pinapakain din doon, inuupo. Tapos yung isang ano lang, nasabi lang sa akin ng tatay ko, simple yung tatay ko eh, sabi niya, Bong, sabi niya ganyan, pwede ba dagdagan mo ng konti yung kanin ko mamaya ha? Kasi parang pumapayat na yata ako eh. Gusto ko rin yata yung kanin. Yun ba, for me, it was a simple. It was a simple and gentle reminder na for me, it's an experience na bawat isa sa atin may mga ganun tayong naririnig eh. Bawat isa sa atin may ganun naririnig. Tapos isa pa yung isang maganda na narinig ko sa kanya, pag iniihiga mo kasi yan, ihihiga mong ganyan, tapos kailangan iuunat mo pang ganun para talaga yung sabed niya ganun. Tapos, ito yung, yun yung mga gigising ka ng alauna, alas dos, alas tres. Kasi tatayo yung tatay ko, pupunta sa banyo. Tapos alam nyo, ilalagay ko siyang ganyan, tapos lalagyan mo ng kumot. Tapos you know, yung sa akin, napakaganda. Yung thing na afterwards, ang sasabihin nyo ng tatay ko, thank you ha. Ang ganda. Hindi ko alam kung na-experience yun na. Ang ganda nung feeling. Ang ganda-ganda talaga. Which I could never replace with anything else. I believe, yun yung sinabi ni Jesus dito dun sa thief. Nung sinabi niya sa paraiso, it's one way of saying, thank you ha. Makakahiga na ako ng maganda. Makakatulog na ako ng mahimbing. Kinukumutan mo ako. Ang ganda. And it's one, I think, that each of us could have an idea of. At yun talaga na nakagagawa natin sa pamamagitan ng ating pagtingin lang sa pangangailangan ng mga nandito sa kalapit natin. Yung challenge sa atin, syempre, ay yung alalahaning ito. Nadaman niyo na ba na nag-thank you sa inyo si Jesus? Ito lang, ito, yung kanyang, ano kasi, it's one way of saying, reminding us, Jesus also wants to thank us. Nadaman niyo na ba? Nadaman na ba natin? Or are we too busy doing other things? Hindi natin alam. So siguro ito, mananalangin tayo. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos na nasa krus, kasama ka namin sa araw na ito. Katulad mo, naghihirap din kami. Hindi namin alam minsan kung anong gagawin. Hindi namin alam kung saan pupunta. Pero ang alam lang namin, kalimitan, nandiyan ka rin, Panginoon eh. Sana, Panginoon, ipakita din namin sa iyo yung mahal ka namin na madadama. Na sa aming mga simple ways of doing things, madama mo. Madama sana namin, Panginoon, yung salamat na magmumula sa mga labi mo na naririnig namin sa pamamagitan rin naman ng iba. Ibang damang yun. Sana, Panginoon, madama namin ito na sinasamahan mo kami sa hirap at ginhawa. Sinasamahan mo kami sa mga bighati, hindi lamang dito sa Pilipinas, pati din namin sa aming mga trabaho. Salamat po, Panginoon, na nandito ka. Salamat po sa mga paraisong ipinadadamo mo sa amin. Yung ngiti ng aming mga kasama sa bahay, yung mga pagbati ng iba sa trabaho namin, yung mga nagpapaupo sa amin sa jeep, yung mga karamdaman po na iyon namang ipinapasan din. Tulungan mo po pa kami, Panginoon. At muli po, Panginoon, salamat. Nandiyan ka. Oh.
The third word from the Holy Gospel according to John. When Jesus saw his mother and the disciple there whom he loved, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her into his home. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay isang pare, magdadalawang taon pa lamang ho sa ministry. Sabi nga nila, baby priest pa lamang. Mahaba-haba pa ang aking lalakbayin. Kay everyday, nagpapasalamat ako sa Diyos sa kanyang patuloy na paggabay, pagpapasensya sa akin, ganun din sa aking komunidad, yung Society of St. Paul, sa kanilang tiwala at suporta. Siyempre, nandiyan rin yung pasasalamat ko sa aking pamilya, lalong-lalo na ang aking nanay. Sinasabing sa likod ho daw ng bawat ordinasyon ng isang pari, sa bawat pari na nakikita nyo nagsasalita sa harapan ninyo, andiyan yung katakot-takot na panalangin, sakripisyo, balde-balding luha ng isang ina. Especially mothers in their silent tears of surrender and joyful offering of their children to God. Kami po ng aking nanay, minsan lamang ho kami magkita. But almost every other day, ito tinatawagan niya ho ako. One time ho, nag-date ho kami ni Mama. Inaasahan ko ho siya na mag-share, magbabahagi ho ng kanyang mga experiences, karanasan. Aba natahimik ho siya. Tahimik lamang ho, tinitignan lamang ho ako at ngumingiti. Nag-order na ho kami ng masarap na pagkain pero tinititigan lamang niya ako at ngumingiti. Kaya tinatanong ko ho sa kanya, "Meron bang problema, Ma? Ako naman ang magbabayad ng bill ngayon. Ililibre kita ngayon." Sabi niya sa akin, "Wala naman, anak. Happy lamang ako na titigan ka. Happy lamang ako na ikaw ay isang pari na." Marahil gusto niya rin tanuin sa akin, baka may gustong i-share ka kahit hindi problema. Minsan lamang ho kami magkita ni Mama. But as always, every time I meet her, I am strengthened in my priestly journey. Yung pakiramdam mo na ikaw ay nauunawaan kahit hindi ka pa man nagsasalita o nagbabahagi. That assurance na kaisa, kapiling mo ang minamahal hindi lamang sa iyong mga tagumpay, kundi sa iyong mga kabiguan at pagkakamali sa buhay. Oneness, communion, not only in joys and triumphs, but a sharing of pains, sorrows, struggles, sacrifices para sa Diyos. Family, a school of communion. Tinatawag ho natin ang pamilya bilang domestic church, ang simbahan sa tahanan, ang unang paaralan sa pagiging alagad, kung saan una tayong natututo ng pananampalataya, panalangin, at takot sa Diyos. Mga kabutihang asal ng pasasalamat, paggalang sa kapwa, paglilingkod, pagpapatawad. Sa tahanan ni Jose at ni Maria, marami hong natutunan si Jesus. Namulat siya sa pagmamahal sa Diyos at paglilingkod sa kapwa. In the same way, naniniwala ako na si Jose at si Maria bilang mga magulang, marami rin silang natutunan sa kanilang anak na si Jesus, na mismong anak rin ng Diyos. Inasmuch as children learn from their parents, parents learn from their children. Alam ho yan ng mga magulang dito. Parenthood can be the most joyful and overwhelming experience in your life, but it can be the most humbling
the most painful of your experiences. Kaya kahit hindi ho nauunawaan ng lubusan ni Jose at ni Maria, si Jesus, minahal nila siya ng lubusan, pinakinggan, at sinoportahan sa kanyang hangarin na paglingkuran ang kanyang tunay na ama sa langit at ang kapwa. Kaya naman sa huling sandali ni Jesus, iniisip pa rin niya ang kanyang pamilya, ang kanyang ina. Kaya naman pinagkatiwala ho ng ating Panginoong Jesus ang kanyang ina sa kanyang pinakamamahal na alagad, si Juan. Gayun din pinagkatiwala rin ni Jesus kay Maria, si Juan. At doon sa tagpong iyon, isinilang ang bagong sangkatauhan, ang bagong komunidad. And it is not just any community, it is our community, ang simbahan, with Mary as the mother of all who live by faith, faith in her son at the point of death, at the point of persecution. Makikita ho natin ang ating Panginoong Jesus is clearly a family-oriented man. You know? He perfectly understood both the love of his parents and the love for parents. Alam niyo po, naniniwala ako ng ating Diyos ay isang ring magulang. While we address God as Father, at the very heart of God is a mother, you know, who will never forsake her children. Sa pamilya, naranasan ng Diyos ang pagmamahal at pag-aruga ng tao. Sa mga sandaling ang Diyos ay naging mahina, isinilang bilang sanggol, ngayon ipinagkanulo ng tao, andiyan ang pagkalinga ng pamilya. In the moments when God was completely vulnerable and utterly helpless, the family was there sa katauhan ng kanyang ina at kaibigan. Alam mo natin, mga kapatid, kung gaano ang ating mga pamilya ay isang biyaya at maaaring maging tabak sa ating puso. We know too well how messy family life is. Marami nagsasabi sa akin, "Ako, Father, pamilya ko, isang purgatorio. Yung asawa ko, yung anak ko, kalbaryo ko yan." Wala namang perpektong pamilya. Nag-aaway, nagkakatampuhan. Even our community of priests, you know, is far from perfect. We eat, we work, we pray, we argue a lot. Wala namang perpektong pamilya. Marahil nabalitaan nyo, yung isang police chief sa Pangasinan, you know, mismong sinurrender niya yung kanyang kapatid, you know, who is a drug addict, sa otoridad. At the service of justice as well as mercy sa kanyang kapatid. You know? Such painful decision, sinurrender niya ang kanyang kapatid sa otoridad. Ipinakulong ang kapatid para hindi na lalong mapahamak pa. You know? Alam po natin yan. No family is or will ever be perfect. Because family life is not about perfection. It's about faithfulness. It's about traveling the path with and to God together, sama-sama, through the struggle. It's about learning that in the messiness of our family life, God is present and is inviting us to be holy. You know? Hindi natin hangarin ang isang perpektong pamilya, kundi isang tapat na pamilya. Maganda hong pagnilayan natin yung sinabi ni Pope Francis. Sabi niya, at the end of our life, at the twilight of our life, mapapagtanto natin that our greatest gifts and truest treasures in life are not material things, but matters of the heart. Ang tunay na mga kamayamanan natin sa buhay ay hindi mga bagay, kundi tao.
pamilya, kaibigan, at Diyos. Amen. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng pamilya. Patatagin mo po kami sa pananalig sa iyo, lalo na sa panahon ng kahinaan at pagsubok. Lingapin mo po sana ang mga pamilya na ngayon ay nagdaranas ng matinding kahirapan at pagdurusa, nawawala ng pag-asa at nagkakahiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Basbasan ang bawat pamilyang nagsisikap magmahal ng wagas, naghahanap buhay ng marangal at nagmamalasakit sa kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. The fourth word from the Holy Gospel according to Matthew. From noon onward, darkness came over the whole land until 3 PM. And about 3:00, Jesus cried out in a loud voice, "Eli, Eli, lema sabachthani," which means, "My God, My God, why have you forsaken me?" Nasa ika-apat na salita na po tayo ni Jesus. Mag-review tayo ng konti. Noong una ay ibinibigay ni Jesus ang lahat ng tao na sa ibaba ng Calvary Hill sa kanyang Ama. Patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pangalawang word, kung natatandaan ninyo, yung pinakamalapit kay Jesus. Hindi lang geographically, kung hindi pinakamalapit sa puso niya. Lahat ng makasalanan na nagsisisi. Today, you will be with me in paradise. Yan ang mga mahalaga kay Jesus. Yung una, taong bayan, halo, mga Hudyo at mga hindi Hudyo. At yun ho ay nakakagulat kasi pinapatawad ni Jesus ang mga hindi Hudyo. Kung patawarin niya ang mga Hudyo, maaring maintindihan niyo pa. Kasi ang Hudyo, pinapaniwalaan na maliligtas. Pero bakit pati yung mga hindi Hudyo? At saka bakit papatawarin ni Jesus lahat yun, samantalang kasama doon yung kanyang mga alagad na nagpulasan. Hindi man niya nakikita pero alam niyang nasa sulok-sulok at nasa gilid-gilid. Nagmamanman. Bakit wala sila dito sa tabi ko? Bakit wala silang malasakit man lang? Bakit iwanan ba to? Laglagan ba to? Pero pinatawad sila ni Jesus. At hiningi niya yon sa Ama. Akala natin, ano? Kapag nasa krus ka na, wala ka nang magagawa. Kapag nakapako na yung mga palad mo, wala ka nang maibibigay. Pero ito ho yung dalawang bagay na ginawa ni Jesus sa Kalbaryo. Forgive and to give. Pinatawad lahat. Pinatawad yung nasa tabi niya. Ibinigay kanina si Maria kay Juan. At si Juan ibinigay
si Maria kay Maria. Alam kasi ni Jesus kapag nawala na siya na anak ni Maria, magiging kawawa si Maria. Kapag wala na siyang significant male figure sa pamilya na maaring umampun sa kanya, para na siyang basahan itong si Maria. At ito yung ginawa ni Jesus kahit siya'y hirap na sa krus. Kaya pa rin niyang mag-forgive at mag-give. Nung una, tinawag niya ang kanyang ama na, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Alam niyo, sa bandang dulo, sasabihin uli ni Jesus yun. Father, for into your hands, I commend my spirit. At sa kanya ibibigay ang kanyang buhay. At ipipikit niya yung kanyang mga mata. Father, habang siya'y umiikot sa mga bayan-bayan at nangangaral, nagpapagaling ng mga may sakit, nagtataboy ng masamang espiritu, nagpapatawad ng mga kasalanan, nagtuturo sa mga tao kung paano magdasal, palaging sinasabi ni Jesus, oh, kung kayo magdarasal, ha? Ang tawag nyo sa Diyos, Aba, Daddy, Itay. Yan ang tawag nyo sa Kanya. Para bang isang anak na naglalambing? Kumbaga sinasabi ni Jesus, ang Diyos hindi malayo. Ang Diyos hindi magagalitin. Hindi siya mapanghusga. Kung hindi pwede mong lambing-lambingin, ganyan nyo tatawagin ng Diyos kapag kayo nagdarasal. Sa first word hanggang sa dulo. Pero bakit itong fourth word? Hindi na niya kayang tawagin ang Diyos na Ama. Ang nasabi na lang ni Jesus, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? My God, why have you forsaken me? Yun ho ang pakiramdam ni Jesus. Kasi siguro naman, yung pakong inilagay sa kanyang mga palad, tunay namang pako yun, no? Hindi naman yung joke-joke lang. No? Hindi naman siguro kunya-kunyari ang sibat lang yung nilagay sa kanyang tagiliran, yung krus na nilagay sa ulo niya, totoong krus. No? Hindi naman porkit totoong Diyos siya, hindi na niya naramdaman lahat yun. Totoong tao rin siya. At ngayon, talagang hubad na yung kanyang pagka-Diyos. At ang nakalantad na lang ay yung kanyang pagiging tao. Hirap na siya. At ang sabi nila, merong tinatawag na breakdown of the senses. Wala ka nang maramdaman. Wala ka na halos makita. Nabulag na si Jesus. Wala na siyang mamoy. Wala na siyang marinig. Pati nga nature biglang dumilim. Hapon na hapon, biglang nagluksa ang kalikasan. Nalungkot ang kalikasan. Kinagawa to sa Diyos. Totoo yung kanyang sakit. He felt forsaken. But, ito yung magandang balita. He was not really forsaken by his Father. At alam niya yun. Alam niya yun. Alam niyo, mamaya, yung susunod na word, sasabihin naman niya, I thirst. Nauuhaw ako. Huwag niyong isipin na humihingi lang siya ng mineral water. No? O yung suka na pinainom sa kanya. I thirst. Alam niyo kung saan siya nauuhaw? Na yung ipinapagawa sa kanya ng Ama, mangyari na. Maganap na. Kaya nga habang nakapako siya doon,
Why have you forsaken me? Bakit? Why are you sparing me? Sige na. Kumbaga, ibigay mo na. Mangyari na. Hirap na si Jesus. He was feeling forsaken. Hindi pa pwedeng mangyari na. Now na. No? Hirap na siya. Kaya susunod sasabihin niya, I thirst. Tandaan natin, ang hanggad niya doon, sana matupad na yung will ng Heavenly Father. Kasi dahil lang doon kaya ako pumarito eh, para sundin ko ano yung kalooban niya. Pakita sa lahat ng to kung gaano ko kayo kamahal. And then pagkatapos, anong sasabihin ni Jesus? It is finished. Naganap na. Hindi natapos lang. Na parang kumain tayo, natapos. Nagsalita dito, nagligpitan, tapos. No? Pero wala naman nangyari. No? Ang sabi ni Jesus, naganap na. It is fulfilled. Alam ni Jesus na narito ang ama niya. Nagdiliman ang kapaligiran. Hirap man siya. Sa puntong ito, naghahanap lang siya. He was grappling for meaning. Nasaan ka ba dito sa pangyayaring to? Sige na. Bring it down. No? Maganap na. No? Hirap na ako. Oo, totoong hirap siya. Pero ang habol niya, yung kalooban mo, matupad na. No? Kaya nga masasabi niya, towards the end, naganap na. At sa katapos-tapusan, sa last word, Father, bumalik siya sa Father. Yung kaninang God, my God, natawag niya uling, Ama ko, into your hands I commend my spirit. Si Mother Teresa daw, noong bago pa lang siya tinawag ng Panginoon sa gawain niya na maglingkod sa mahihirap, aba, ang swerte-swerte niya. Blessed na blessed siya. Kasi nakakausap-kausap niya ang angel. No? Kakausap niya si God. Ang sarap kaya nun, di ba? Para bang ang linaw-linaw na yung ginagawa mo para sa Diyos, para talaga sa Kanya. At talagang approve sa Kanya. Pero alam nyo, after some time, nakita doon sa diary ni Mother Teresa, hindi na niya maramdaman ng Diyos. Hindi niya alam kung may saysay pa yung kanyang ginagawa. Wala nang konsuelo, consolation. Pero sige lang siya ng sige ng paglilingkod sa mahihirap. Kasi ang habol niya, hindi yung consolation of God, kung hindi the God of consolation. Sige-sige lang siya. Doon po sa Italy, meron akong nakilala isang lalaki, nakuha niya yung kanyang misis magtrabaho sa Italy. Masaya sila, magkasama sila sa iisang amo, kaya lang nabuntis yung kanyang misis. Tinawag sila ng amo, hindi na kayo pwedeng maglingkod dito. Hindi pwedeng yung trabaho ma-focus sa pagbubuntis ng misis mo. Tahimik lang yung mister, ganun din si misis, pero bago sila nakaalis, na-stroke si lalaki. Inag-alaga pa rin yung Pilipino doon sa amo. At nakita ng misis kung gaano ang pagmamahal na ibinigay doon sa mister niyang may sakit. At sinabihan sila, dito na lang kayo. Huwag na kayo aalis. Pero alam nyo, nung sinabihan na sila, kailangan kayong umalis. Nag-isip pa sila, bubuuin ba natin yung bata? Papalaglag natin. Nag-desisyon sila, bubuuin natin. Nung nagpasya sila para sa Panginoon, tinugon ng Diyos yung kanilang panalangin. Pero dumating sila sa punto na, Diyos ko, bakit mo kami pinabayaan? Kapag pumapasok tayo sa mga karanasang ganoon, tandaan natin, yung pinakamadilim,
kasunod na noon ng liwanag. Sisilay na ang liwanag. Yung pinakamalalim sa kakanaaangati ni Lord. Manalangin tayo. Panginoon, nawa po'y makita namin na sa panahon na kami nasa matinding pagsubok, nariyan ka lang, hindi mo kami iniiwan. Hindi po man namin makita ang mga palatandaan na ikaw ay kapiling namin, nawa sana patuloy kaming kumapit sa iyo, magtiwala at maniwala na ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya sa amin. Amen. The fifth word from the Holy Gospel according to John. After this, aware that everything was now finished, in order that the scripture might be fulfilled, Jesus said, I thirst. Magandang hapon sa inyong lahat. Nakakauhaw ang topic ko. I thirst. Sa ngayon, gusto kong uminom ng tubig. At marami tayong klaseng inumin. Minsan nga nakakalito. Tubig pa lang, may mineral water, distilled water, purified water, flavored water. Dami, no? Soft drinks, madami din. May cola, may orange, may root beer, may lemon. Eh, mas nakakalito kapag kape ang o-orderin mo sa coffee shop. Mapapagod ka kasasagot sa mga tanong ng barista. Decaf ba o hindi? With milk or black? Double or single? Low fat, non-fat, skim milk? For here or to go? Ay, huwag na lang kaya. Kape lang naman ang gusto ko eh. More or less, 80% of our body is composed of water.
or liquid, figuratively, water. Pero maraming paraan na lumalabas itong 80% sa ating katawan. Pinagpapawisan tayo, lalo na kapag mainit, or lumuluha tayo, naglalaway, or alam nyo na yon, nauubos ang ating liquid sa katawan, kailangang ma-replenish. At ang sabi ng doktor, we should drink how many glasses of water a day? 8 glasses of water. Water ha, hindi soft drinks, hindi beer, hindi iced tea, hindi kape, kung hindi water. No? At kapag kulang ang ating liquid intake, ang ating water intake, madidehydrate ka. At maraming effect ang dehydration sa ating katawan. Pwede kang mahilo, pwede kang manghina, pwede kang mamutla, at pwedeng magkaroon ka ng dry lips, dry eyes, dry skin. In other words, papangit ka. So, ang pinakamagandang beauty secret ay drink 8 glasses of water a day. Si Jesus ay nauhaw din. Sa hirap ba naman ng pinagdaanan niya, tinorture siya, at sa katapos pinagbuhat siya ng mabigat na krus, pinaglalatigo, at nung nakapako siya sa krus at halos naghihingalo na, nakaramdam siya ng matinding pagkauhaw. At ang sabi niya, I thirst. Ako'y nauuhaw. Humingi siya ng inumin. Pero ang kanyang uhaw ay hindi lamang physical. Ito ay spiritual din. So hindi lang siya humihingi ng inumin, siya din ay humihingi ng awa. Siya din ay humihingi ng awa. At may naawa naman. Binigyan siya ng alak. Maasim nga lang. Mumurahing alak. Pero baka naman, masyado lang natin kasing kinakampihan si Jesus at ang tingin natin ay kontrabida ang lahat ng nakapaligid sa kanya. Naawa naman talaga eh. Ibinigay kung ano ang meron siya. Baka naman yun lang talaga ang meron siya. Mumurahing alak. Nagkawang gawa siya. Hindi siya salbahe. Di ba sa isip natin, salbahe? Nagbigay pa, maasim naman. Pero baka naman, ang tawag sa maasim na alak na yon ay lambanog. Habang buhay tayong mauuhaw, ang mga bata, ang mga babies hanggang 7 years old, sila ay uhaw sa karunungan. Ang mga 7 years old hanggang 12, sila ay uhaw sa pansin. Ang mga 13, 14, 15 years old, uhaw sa unawa. They feel misunderstood. Ang mga 16 to 20, uhaw sa kalayaan. Ang mga 20 to 30 years old, uhaw sa ambisyon at tagumpay. Ang mga 30 to 50, maraming makaka-relate dito, uhaw sa acceptance. At ang mga senior citizens, uhaw sa aruga. Pagod na silang mag-alaga, gusto nila sila naman ang arugain at alagaan. Pero tayong lahat, kahit na ano pang edad natin, aminin man natin at hindi, pero palagay ko hindi tayo aamin, lahat tayo uhaw sa pagmamahal. Uhaw sa pagmamahal. Bakit ba tayo uhaw sa pagmamahal? Eh lahat naman tayo nagmamahal. Palagay ko ang dahilan ito. Kasi kung tayo ay magmahal, pakonti-konti. Hindi natin pinapakita. Ambon, minsan nga hamog. Pero kapag galit tayo, naliligo sa galit yung mga tao sa paligid natin. Pero pagmamahal, ambon,
or hamog, kaya lahat tayo uhaw, pero walang aamin, mataas ang ating pride. Uhaw sa pagmamahal. At madalas, ang ating uhaw sa pagmamahal, eh tinutugunan natin sa iba't ibang paraan. Kasi maraming klaseng inumin. Maraming klaseng inumin. At may mga inumin na, well, nakakatanggal nga ng uhaw at mas masarap pa talaga kaysa sa tubig. Pero, nakakasama at nakakalasing. Alam naman natin lahat yun eh. Yung kapag dumating ka sa punto na galit ka sa mga tao sa paligid mo, pero ang totoo, galit ka lang sa sarili mo, nagsiself-destruct tayo. Naglalasing tayo, nagwawala tayo. And kapag kalasing na tayo, nagwawala na tayo, wala nang tama't mali. Minsan naman, umiinom tayo kasi down na down tayo. Gusto lang nating kalimutan at tumakas sa katotohanan. Pero nakakatakas nga ba talaga? Hindi. Nung last time na ako'y uminom, I think December 25 ng gabi yun, uminom ako ng konti. Kinabukasan, masakit ang ulo ko. Sabi ko, hindi na ako iinom. Marami tayong klaseng inumin. At may mga inumin na hindi nakabubuti at nakakasama pa sa atin. Minsan ang ating uhaw, hindi lang basta uhaw, kundi nagiging addiction. Ngayong panahon ng Kwaresma, isipin natin ano ba ang mga bagay na nakakasira sa atin? Ano ang mga bagay na nakakalasing sa atin at nakapagpapalimot sa atin ng tama at mali at naglalayo sa atin sa Panginoon at sa isa't isa. Ngayong mahal na araw, ginugunita natin ang pagpapakasakit ng Panginoon. At sana, habang ginugunita natin yung kanyang pagpapakasakit sa krus, marinig natin ang kanyang bulong sa bawat isa sa atin. Uhaw ako sa pagmamahal mo. Uhaw ako sa pagmamahal mo. At sana maging marinig din natin ang hinaing, hindi lamang ng Panginoon, kung hindi ng ating kapwa. Ang ating mga kapwa na uhaw sa pagpapatawad, sa pangunawa, sa pag-aruga, sa pagtanggap, at maging ang kanilang pagkauhaw sa pisikal na tubig at pagkain. Tayo mga Pilipino may kasabihan or biro. Minsan ang mga seryosong bagay dinadaan natin sa biro. Sinasabi natin, makita lang kitang busog, busog na rin ako. May hinala ako o may himala ang pagbibigay ng inumin. Kapag tayo ang nagbibigay ng inumin, sarili din nating uhaw ang tinutugunan natin. Nawa, mapatid ang mga mababaw nating uhaw at mauhaw tayo sa mga bagay na totoong makapagpapawi ng ating uhaw. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, batid mo kung paano ang mauhaw sa awa at pagmamahal. At ibinuhos mo ang sarili mong buhay para ibigay sa amin ang tubig na nagbibigay buhay. Nawa na kaming tumatanggap ng iyong pagmamahal at awa ay magbigay at magpatid din ng uhaw sa kanilang pagmamahal at awa na kanilang inaasam-asam sa mga kapwa naming nangangailangan ng aming tulong at awa.
Pagpalain nawa tayo ng ating Diyos. The sixth word from the Holy Gospel according to John. There was a vessel filled with common wine. So they put a sponge soaked in wine on a sprig of hyssop and put it up to his mouth. When Jesus had taken the wine, he said, "It is finished." And bowing his head, he handed over the spirit. Okay, children, time is up. Finished or not finished? Pass your paper. Alam na alam niyo yan. Kaya naman, nung sinasabi yan ng mga teachers, "Naku, ma'am, please, wait, 2 minutes pa more. 2 minutes pa more. Kulang pa." Kasi alam natin, pag pinasa mo yung papel nang hindi ka patapos, tapos ka. Siguradong babagsak ka. Because, my dear sisters and brothers, we know that the word tapos or katapusan rendered in, or rather, means in English or it can mean in English loss or defeat. Kaya naman, pagka tayo ay yung estudyante pa, tatanungan tayo, may quiz daw tayo ngayon? Ang sagot eh, oo daw eh. Yari, tapos tayo dyan. Ibig sabihin, hindi ka handa, tapos ka dyan. Sa eleksyon, nagtatanungan, "Nakaw, kumusta naman ang bilangan?" "Ang laki ng lamang. Tapos na ang boxing." Ibig sabihin, talo na tayo. At sa love life, ganun din. Ayoko na. Tapos na tayo. Pinakamasakit marinig yung tapos na yun. Tapos na tayo. At halimbawa, merong isang mahal sa buhay na may sakit. Nasa ospital at kinakailangang operahan. At makikita mo ang doktor na lumabas sa operating room at sasabihin sa iyo, "Tapos na. Wala na siya." Ibig sabihin, nawalan ka na ng mahal sa buhay. Kaya nagtataka ako, ba't kayo tumatawa? Ewan ko kung tatawa rin kayo kung mismong doktor ninyo magsasabi ng ganyan, "Tapos ka na." But my dear sisters and brothers, yung tapos, it is done, finished or not finished, can also sound victorious and mean victory. Gano'ng karaming mga estudyante dati, pagkatapos kumuha ng bar exams at malalamang pasado sila, sisigaw, "Sa wakas, natapos din." Ibig sabihin, natapos ang paghihirap, nagbunga, panalo. O yung nanay, pagkatapos ng mga anak, "Salamat sa Diyos, nakaraos din." Ibig sabihin, nalampasan din, natapos din ang hirap. At yung mag-asawa, sasabihin nung lalaki sa kanyang misis, "Tapos na ang problema natin, mahal. May pera na tayo." Ibig sabihin, may pambayad na sa utang. So ito po ang mga dalawang ibig sabihin ng tapos at katapusan. Maaring ito ay talo o kawalan, at maaari din namang ito ay tagumpay or victory sa Ingles. Narinig natin na sinabi ni Jesus habang siya ay nakapako sa krus, "It is finished."
But we know that he means to say, it is accomplished. It is completed. It is fulfilled. One who is defeated emits a sound of whimper, of a groan. But Jesus, as the gospel tells us, with a loud cry, and there is a shout of victory, sa wakas natapos din, it is finished. Ito pong pananalita ng ating Panginoon na sinabing naganap na, alam natin hindi ito salita ng pagkatalo. Ito ay salita ng tagumpay. Pero bago natin pag-usapan ng tagumpay o kung saan nagtagumpay, this word of Jesus hints or expresses his commitment, because I'm going to share with you in connection to this word of Jesus two words, commitment and communion. Commitment sa Tagalog, maaaring sabihin ito ay pananagutan. Pananagutan sa kanyang gawain na tinanggap niya mula sa kanyang ama. Kaya sa Ebanghelyo ni Mateo, chapter 5, verse 17, ito ang ating makikita o maririnig na sinasabi ni Jesus, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish, but to fulfill." And also in the Gospel of John, chapter 4, verse 34, "My food is to do the will of the one who sent me and to finish his work." Again, from John, chapter 5, verse 19, "Amen, amen, I say to you, a son cannot do anything on his own, but only what he sees his father is doing. For what he does, his son will do also." And again, from John 17, verse 4, "I glorified you on earth by accomplishing the work that you gave me to do." That is why when we hear Jesus saying, "It is finished," he means to say, "I did exactly what I was asked to do. Nothing more, nothing less. I never disobeyed the Father who sent me." In other words, I never sinned against the Father. That is why even as we concede that Jesus did not exact anything on his disciples that he did not exact on himself, meaning to say, lahat ng tinuro niya at pinagagawa niya sa kanyang mga alagad ay ginawa rin niya, palagay ko meron siyang isang itinuro na hindi niya nagawa at hindi niya ginawa. Ano yun? When he taught his disciples to pray the Our Father. Because Jesus could have not prayed, "Father, forgive us our sins as we forgive those who sin against us." Because the Son of God never disobeyed the Father, never sinned against the Father, never wandered away from the mission that the Father entrusted to him. He has always done only and always the will of the Father. That is his commitment. This is now, we can say, a very elusive word, the word commitment. Not too many people, especially among the young people, would come to terms with this word commitment. Even as one of my friends in the parish, taong simbahan na ito, but yung siya at yung kanyang boyfriend would always speak of their commitment to each other.
celebrating their so-called mansaris. So sasabihin 126 mansari namin. Yung mga matatanda rito, I mean, yung medyo nakakatanda sa kanila ay ang sasabihin anniversaries, taon-taon. Pero ngayon, para sa mga kabataan, mansaris. Soon, it will be weeksaris. I am afraid very soon, daysaris. Ilang araw na lang tayong magsasama. That is why young people would say, love to say, walang forever. Young people ang sabi ko. Walang forever. Pero totoo naman yon, wala naman talagang forever dito. Pero ang ibig sabihin nila, as far as relationships are concerned, hindi, walang nagtatagal. So commitment for them is an elusive word. They cannot come to terms with commitment. That is why this word of Jesus, it is finished, indicates to us that this does not happen, the completion of the work does not happen just like that. At a flick of a finger, it happened after 3 years at least. At siguro pag-usapan natin kahit yung 3 years na lang ng kanyang public ministry. Ng kanyang araw-araw, minu-minuto, sigusugundong pagsunod, katapatan sa kalooban ng Ama. Until finally, sinabi niya, it is finished. That's commitment. Pero, commitment to what? What is the it? When Jesus says, it is finished, naganap na. Ano ang naganap? Naganap ang alin? Sabi ni sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son so that everyone who believes in Him might not perish but might have eternal life. The sending of the Son of Man, the Son of God, is about salvation. For us to have eternal life. Sa makatwid, ang naganap ay ang gawain ng pagliligtas, ang gawain ng kaligtasan. Anong ibig sabihin ng kaligtasan, ng pagliligtas, salvation? This means communion with God. Communion with God means sharing God's life. That is why it is said God shared in our humanity so that He could share with us His divinity. And the way to our communion with God is Jesus. That is why Jesus reminds all of us, no one comes to the Father except through me. And this communion can only happen, the final communion with the life of God can only happen when we are forgiven. And that exactly what happened when Jesus finally gave His life on the cross. Proving once and for all that He truly is the Lamb of God who takes away the sins of the world, that He is the ransom for many, the ransom for sinners. That is why His work is the atonement for our sins, broken down into words into the word atonement, pagiging kaisa ng Diyos. Kaya naman sa kanyang pananalita bago niya harapin ang krus, sinabi niya sa Ama, Amang banal, ingatan mo sila sa ngalan mo na ipinagkalob mo sa akin upang maging isa sila gaya natin. Ipinagkaloob ko naman sa kanila ang luwalhating ipinagkaloob mo sa akin upang maging isa sila gaya ng tayo ay iisa. Niloob ko na kung nasaan ako'y makasama ko rin sila at makita nila ang kaluwalhatian kong kaloob mo sa akin. Jesus finished the work of finally bringing us into communion with the Father. Kaya manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, sa mahabang panahon, sa marami at iba't ibang pagkakataon, gumawa kami ng mga bagay na taliwas sa gusto mo. Sa gusto mo sanang gawin namin dahil iyon ang tama at mabuti para sa amin at sa aming kapwa.
Pinili naming gawin ang gusto lang namin dahil iniisip naming mas kapaki-pakinabang yon sa amin. Mas madali at mas masarap, mas kasiyasiya. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng lahat, saka namin nakikita na dahil sa makasarili naming intensyon at disposisyon, nasira namin ang dating maayos at magandang relasyon namin sa aming mga magulang, mga kapatid, asawa, kaibigan, at iba pang mga taong kilalan man namin o hindi. Hipuin mo kami, Panginoon, sa paniniwala naming bawat hipuin mo ay nababago, gumagaling, bumubuti at naliligtas. Tapos na, naganap na. Wala nang maidadagdag pa sa gawain mo ng pagliligtas. Pero nagpapatuloy pa rin itong mabisa at kapaki-pakinabang sa amin na buong pusong tumatanggap sa pagliligtas mong kaloob. Ama naming mapagmahal, gawin mo kaming instrumento ng pagkakasundo, pagpapatawad, at pagkakaisa. Itulot mong sundin naming lagi ang loob mo dito sa lupa kung paanong nasusunod din ito sa langit. Alang-alang kay Kristong nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo. Amen. The seventh word from the Holy Gospel according to Luke. It was now about noon, and darkness came over the whole land until 3 p.m, because of an eclipse of the sun. Then the veil of the temple was torn down the middle. Jesus cried out in a loud voice, "Father, into your hands I commend my spirit." And when he had said this, he breathed his last. Kumusta na ho kayo? Alam niyo po, tuwing paring lumalabas at natatapos ang kanyang pagbibigay ng pagninilay, ay humihinga ng malalim. Tawag yata natin doon buntong hininga. At kanina ho, abang ako naman ay naghahanda para sa ating huling wika, may lumabas at sabi sa akin, "Father, medyo iksi-iksian mo ang pagninilay kasi yung mga matatanda ay low sugar level na." Mga kapatid, sa kanyang ikapitong wika, ang sabi ng Panginoon, "Father, into your hands I commit my spirit." Yung palang salitang spirit sa wikang Ebreo, ang salitang gamit ay ruah. Ruah. Kung inyo pong ipopronounce ang salitang ruah, mapapansin po ninyo na kailangang huminga ka bago mo ma-pronounce ang salitang ruah. At alam nyo po, yan ang ibig sabihin talaga ng spirit. Ang spirit ibig sabihin ay hininga. Sa ating ikapitong wika, ay ibinibigay ni Jesus sa Ama ang kanyang huling hininga, ang kanyang buntong hininga, ang kanyang pagtatapos ng misyon. Kung atin pong pagninilayan, kung ganon ang ikapitong wika ng Panginoon, palagay ko ang unang nais bigyang diin ni Jesus sa kanyang wikang ito ay may direksyon ang buhay. Maraming beses po ngayon,
palagi nating naririnig ang iba na nagsasabing, ang buhay ay weather-weather lang. Para bang kahit ano na pwedeng mangyari. Pero hindi po pala ganon. Ang buhay ay hindi isang vicious circle. It is a cycle. At sa cycle na yan, ang direksyon at patunguhan ng ating buhay ay ang Ama. Kaya, pwede mong sabihin diyan sa katabi mo, may pupuntahan ka. May direksyon ka. Makikita po natin sa buong buhay ng Panginoong Hesus ang bagay na ito. No? Na ang buhay ng tao nga ay hindi gaya na sinasabi ng isang awit na nagmula sa lupa, magbabalik sa lupa. Totoo, hinubog ng Diyos ang tao sa lupa. Humus sa wikang Latin. Kaya nga, bawat tao galing sa lupa, kailangang maging humble kasi siya'y humus. Ngunit, may ginawa ang Diyos. Hindi lang lupa. Para mabuo ang buhay ng tao, sabi po sa banal na aklat, hiningaan ng Diyos ang lupa. Ang lupa ay naging tao, nabuhay bilang tao sapagkat hiningaan ng Diyos ang tao. So ang tao, dala-dala ang hininga ng Diyos. At ito ang patunguhan po natin. Ang bahay ng Diyos, ang bahay ng Ama. Atin pang maalala na sa lumang edad, sa kanyang murang edad na 12, sinabi ni Jesus sa kanyang mga magulang si Maria at si Jose, "Don't you know I have to be in my Father's house, doing my Father's business?" At ngayon naman, sa kanyang krus, ang kanyang unang salita ay, "Ama, Father, forgive them." At ang kanyang huling salita, nagsisimula din sa salitang yan, "Ang Ama, into your hands, Father, I commend my spirit." Where the Father is home for us. Isa pong napakagandang reminder sa atin sa ating taong ito ng pagdiriwang ng mga parokya bilang communities of communion. Kasi, natanong na ba ninyo kung saan galing ang salitang parokya? Minsan nga siguro, kahit yung ating mga parish priest, magandang tanongin din natin, saan ba galing ang parokya? Yung salitang yan. Yung palang salitang parokya, ito po ay dinevelop sa una sa dalawang salitang Griego. Ang unang salita ay para. At ang ikalawang salitang Griego na idinugtong ay oikos. Para oikos. Ano ba ibig sabihin po noon? Yung oikos, ang tunay na kahulugan daw niya sa wikang Griego ay household, tahanan, oikos. Kaya nga po pala, ang isang nagpapatakbo ng tahanan, ang tawag sa kanya ay oikonomos. At ang pagpapatakbo ng bahay ay economy. Kung ang oikos ay bahay, ang salitang para kapag idinudugtong po ay nangangahulugan ng parang. Parang. Halimbawa, para medic. Hindi naman doktor, pero parang doktor na rin. May kaalaman sa medisina. Para legal. Hindi naman lawyer, pero pwedeng konsultahin sa mga bagay tungkol sa batas. Parang lawyer na rin. Kaya
Pag sinabi po natin paraoikos, para ba sinasabi natin itong parokyang ito ay pansamantalang tahanan? Ito ang tahanan natin bago tayo dumating sa tunay na tahanan. Ang tunay na tahanan, siyempre, ay ang tahanan ng Ama. At sa parokya, nananahan muna tayo, pinipilit nating isabuhay ang Ebanghelyo. Ngunit pagdating ng araw, nais nating mapunta sa tunay na direksyon, ang Ama. Di po ba? Uso yan ngayon. Yung mga nagtatrabaho dahil sa hirap ng traffic, para makaluwag sa kanilang araw-araw na schedule, meron silang weekday house at may weekend home. Kadalasan yung mga weekday house po, kadalasan mga condominiums, 23 square meters, 24 square meters. Talaga namang para kang kulob na kulob. Pero pagdating ng weekend, masaya ka kasi pwedeng umuwi sa isang mas maliwalas na bahay. Yan po palagay ko ang unang nais bigyang diin ng ikapitong wika ng Panginoon. May direksyon ang buhay. At ang direksyon na yan, patungo sa Ama. Ngunit, alam niyo po, habang tayo'y naglalakad patungo sa Ama, hanggang sa uling sandali ng ating buhay, pinapakita rin po ng ikapitong wika ng Panginoong Hesus ang kahalagahan ng pagiging community. Kaya nga, kahit sa uling sandali, nandyan pa rin sa puso at diwa ni Hesus ang kanyang community'ng pinanggalingan, ang Ama, ang Espiritu, gaya nga ng sinabi natin sa pagsisimula ng atin pong pagdiriwang na ito ng siyete palabras. Si Jesus ay galing sa isang community, ang Santissima Trinidad ay isang community, at sa huling sandali, yan pa rin ang nasa puso, nasa isipan ni Jesus. Communion until the end. Community until the end. But there is something more, brothers and sisters. Kung ang buhay ng tao patungo sa Ama, kailangan gabayan ng experience ng community. Community and communion. Itong huling wika ni Jesus, nagpapakita rin sa atin na pwedeng magkaroon ng community, hindi lamang sa pagsisikap natin, hindi lamang sa goodwill natin, kung hindi ang tunay na community at communion ay biyaya ng Diyos. Biyaya ng Espiritu ng Diyos. Kung titignan po natin, halimbawa kayo na nakikinig ngayon, tignan nyo yung katabi nyo. Paano kayo tumagal sa inyong pagsasama? Ha? Effort lang ba yan? Kaya kayo tumagal sa pagsasama bilang mag-asawa? Nagtiis kayo at pinagtiisan ninyo ang isa't isa? Palagay ko, kayo rin mismo magsasabi, nako, kung wala lang ang Diyos sa pagitan natin at wala ang Diyos sa puso ko, baka matagal na na nagkahiwalay. Effort, the best human effort is not enough. Ganun din po ang community ng simbahan. Bawat simbahan, bawat samahan sa simbahan, dumadaan sa pagsubok. Kahit na yung mga pinakamagagandang mga organisasyon ng simbahan, dumadaan sa kanya-kanyang hiwalayan kuminsan. Kanya-kanyang dibisyon, di ba? Ang buong simbahan mismo,
Naku ho, kung titignan natin ang pinagdaanan, swerte o mapalad tayo na tayo'y nabubuhay sa panahong ang ating mga santo papa ay mga santo. Si Blessed, si St. John Paul II, oh? Si Blessed Paul VI, mga santo. Ay, dumaan ho ang simbahan sa mas grabing mga sitwasyon na kung saan ang mismong naging problema ay mga santo papa. Kaya sinasabi na yan ng gobyerno ngayon tungkol sa simbahan, wala ho yan sa kalingkingan. Natiis, hindi lang natiis, napagdaanan ng simbahan ng lahat for 2,000 years. Not by human effort, but because of the Spirit. The Spirit. Kaya nga po, sabi nga natin, ang birthday ng simbahan ay Pentecost. Ang kaluluwa at hininga ng samahan at bukluran ng simbahan ay ang biyaya mismo ng Espiritu Santo. Sa bunga ng Espiritu nandoon ang pagmamahal. Sa bunga ng Espiritu nandoon ang self-control, kindness, patience. Lahat pong ito ang sikreto ng isang tumatagal na communion. Not human effort, but the gift and the grace of God. Siguro po, sa pagtatapos natin kung ganon, ng atin pong refleksyon sa pitong wika at iniugnay natin ito sa issue ng community at communion, hingin natin mula kay Jesus ang Espiritu. Siya mismo ang nagsabi, mas mabuting ako'y babalik sa Ama nang sa ganon, maipadala ko sa inyo ang Espiritu. Kaya't sa diwa po ng Espiritong yan, tayo ngayon ay manalangin. Mapagmahal na Ama, maraming salamat sa biyaya ng iyong anak na si Jesus. Maraming salamat sa kanyang pag-aalay ng sarili. Maraming salamat sa kanyang huling sandaling pagbibigay ng pinakahuling hininga para sa amin. Mapagmahal na Ama, ang hiningang yan ni Jesus, ang Espiritu, ang inyong pagmamahalan, ngayon isugo mo, panibaguhin mo sa gitna ng iyong simbahan. Nang sa gayon, Panginoon, ang aming pong patuloy na paglalakbay na magkakasama ay lalo pang paigtingin ng mga bunga na sa Espiritu lamang nanggagaling. Ang bunga ng pagmamahal, katuwaan, kapayapaan, pasyensya, ang bunga ng kabaitan, ang bunga ng katapatan, ang bunga ng pagiging mahinahon, ang bunga ng pagtitimpi sa sarili. Ito po ang sikreto ng tunay na samahan, tunay na komunyon, bunga ng iyong Espiritu. Nawa, sa ngalan ni Jesus, ibuhos mo ito sa iyong simbahan. Amen.
Biyernes Santo, Good Friday, ay isa pong araw sa buong taon na kung saan ang pagdiriwang ng simbahan ay hindi nakasentro sa Eucharistia. Sa katunayan, kapag Good Friday o Biyernes Santo, wala pong nagaganap na Eucharistia. Ang sentro ng pagdiriwang ay ang krus. At ito'y upang ipakita na sa araw na ito ng Good Friday, ang binibigyang diin po natin ay hindi ang sakramento, kung hindi ang naganap o yung event ng pagliligtas ng Diyos sa atin sa pamagitan ng krus. Marami pong bagay ang pwede nating bigyan ng diin sa krus. Sa loob ng mahabang panahon para sa maraming Kristiyano, ang krus ay isang trenoy sa wikang Griego. Trenoy, ibig po sabihin isang tungkol sa isang patay na tao. Isang dalit, lamentation sa patay na tao. Kaya nga ho sa ating mga Pilipino, usong-uso na kung Biyernes Santo, may pabasa. At matapos ang pabasa, may prosesyon ang Santo Entiero. Hindi lang yun. May lamay ng Santo Entiero sa gabi ng Biyernes Santo. Isang trenoy. Isang dalit sa isang namatay. Pero alam niyo po, sa taong ito, nais ng simbahan na makita natin ang isa pang bahagi ng misteryo ng krus. Na ang krus ay hindi lamang trenoy. Ang krus sa wikang Griego ay isang epitalamium ng ibig po sabihin ay nupsyal, isang kasalan. At sa kasalang ito, tulad na nangyari sa hardin ng Eden mula sa tabi ng natutulog na Adan, hinugot ang kanyang Eva. Sabi po ni San Agustin, ganun din po ang misteryo ng krus ng Biyernes Santo. Mula sa natutulog na Kristo, hinugot ang isang bagong Eva. Ang community ng simbahan. Ang pagtayo ni Maria bilang babae sa paanan ng krus. Ang pagtayo ni Juan bilang beloved disciple. Ang simula ng isang community. Isang communion nagmumula sa dugo at sa tubig na dumaloy sa tadyang ng natutulog na Adan, ang natutulog na Kristo. Palagay ko ho, yan ang malalim na mistiko ng krus na sa hapong ito ay atin pong pinagnilayan ng sinabi nating mula sa krus ang bukal ng communion ng simbahan. Nawa, tayo pong lahat ay nabiyayaan ng mga pagninilay na ito na inialay po sa inyo ng aming pong mga kasamahan
mga paring Paulino sa probinsya ng Pilipinas at Macau. Hindi lang po kami nakikiisa sa inyo sa pagdiriwang ng pagmamahal at pagpapakasakit ni Kristo. Sa panahong ito na ang simbahan ay dumadaan sa isang napakalaking hamon sa Pilipinas, nawa ang atin pong pagninilay ng atin pong pagsasama bilang simbahan ay nagmumula sa tadyang ng natutulog na Kristo, magsilbing isang sigla, isang lakas loob, isang pag-asa. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.